गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। Ngayon po, pag-uusapan natin kung ano na nga ba ang nabago sa kultura natin magsimula nung magka-COVID-19. So, ang unang kapansin-pansin na nabago sa ating kultura ay ang pakikipagkita sa mga tao. So, nagbago ang kultura natin sa pagkikipagkita sa ibang tao dahil ngayon, hindi na tayo masyadong nakikipaglapit-lapit, bawal na yung mass gatherings. So, syempre, iniiwasan natin yung virus na mapasa sa atin. Kaya naman, yun ang nag-iba. Di ba dati, kapag tayo ay may mga selebrasyon, madalas tayong mag-imbita ng mga tao. Kaya ngayon, yun na yung pinagkaiba. Parang hindi na tayo masyadong nakikipagkita, hindi na tayo birthday, gano'n, nakikipag-fiesta. Kasi nga, bawal na tayong makipagdikit sa ibang tao. Ang pangalawang kapansin-pansin na nagbago magsimula nung nagka-COVID-19 ay ang pagbibigay respeto sa mga matatanda. So, nagbago yung pagbibigay natin na respeto sa mga matatanda dahil nga, bawal na tayong makipag-direct contact sa kanila. So, ngayon, ang pagbibigay natin na respeto sa kanila ay parang nagbabaw tayo o kaya tumatango bilang senyas na binabati natin sila, ganun. Dati ay nagmamano tayo, nakikipagbeso-beso. Ngayon, hindi na natin pwedeng gawin yon dahil nga may COVID-19 na. Ang ikatlong kapansin-pansin na nagbago magsimula nung magka-COVID-19 ay ang paraan natin ng pagse-celebrate ng mga okasyon. So, bakit nga ba nag-iba yung paraan ng pagse-celebrate ng mga Pilipino sa mga okasyon? So, nagbago ito dahil nga sa COVID-19. Ngayon, hindi na tayo pwede mag-imbita ng maraming tao. Kumbaga, tayo-tayo na lang yung nagse-celebrate ng mga okasyon. Halimbawa na lamang, nung nag-birthday ako this year, so last September pa lang yun, edi hindi ako nakapag-imbita ng mga kasama ko dahil nga may virus pa. At saka delikado pa, baka magkahawa-hawa kami dito nang hindi namin namamalayan. Yun nga ang dahilan kung bakit nagbago ang paraan natin ng pagse-celebrate. So, ang pinaka-cause nga ay yung virus. Kung hindi tayo dumaranas ngayon ng pandemic, syempre may mga engrading okasyon tayo na magaganap. Halimbawa, birthday, may mga bonggang parties, ganun. Pero ngayon, nag-iba nga. Kasi parang tayo-tayo na lang talaga yung nagsa-celebrate nung birthday or fiesta. Ganun. Ang pang-apat na kapansin-pansin nagbago sa ating kultura magsimula nung magka-COVID-19 ay ang paraan ng pamumuhay natin. Bakit nga ba nagbago ang paraan ng pamumuhay natin magsimula nung magka-COVID-19? So, nagbago yung pamumuhay natin dahil nga may mga kailangan tayong iwasan. Lagi tayong magsusuot ng mga face mask kasama na ang face shield bago tayo lumabas. Hindi katulad dati na kapag lalabas tayo, nakabihis lang tayo at diretso labas na. Tapos, hindi na rin tayo basta-basta nakakapamili o nakakapasok sa mga establishmento. Kailangan may mga pinifilapan muna tayo para sa contact tracing. Tapos, hindi na rin katulad dati na lagi tayo naglilibot, kasama yung mga pamilya, ganun. Tapos, pinaka napansin ko na nag-iba sa paraan ng pamumuhay natin ay yung kapabilidad natin na gumala. For example, kami, namamalengke kami, dire-diretso lang kami dyan lang sa bayan. Pero magsimula nung nagka-COVID-19, nagsimula na kami pumunta sa guwagwa para lang makamamalengke kami. Siyempre, malaki yung epekto nun sa atin. At sa mga iba naman, may mga nawalan ng trabaho,
Tapos, yung mga estudyante at mga guro, nag-online class. Siyempre, lahat tayo, kinailangan natin mag-adjust sa new normal. Kaya nga, ito na ang bagong paraan natin na pamumuhay upang hindi na dumami palalo ang mga kaso ng COVID-19. Ang ikalimang kapansin-pansin na nagbago sa kultura natin magsimula nung magka-COVID-19 ay ang mga ginagawa natin sa bahay. May mga naganap na pagbabago sa bahay natin magsimula nung magka-COVID-19 dahil mas may oras na tayo upang gawin yung mga bagay na iyon. Halimbawa na lamang yung mga iba nagsimula silang magpaganda ng mga katawan nila, nag-workout na sila sa bahay dahil nga mas marami na yung free time nila. Hindi katulad dati na nung wala pang COVID, mga nagtatrabaho pa sila, mga busy-busy sila sa mga trabaho nila, kaya hindi nila magawang mag-workout or alagaan yung sarili nila. Iba pang mga pagbabago ay ang yung mga taong nagkaroon ng ideya para mag-umpisa ng mga business. Halimbawa na lamang ay ang mga nag-online na online selling. Halimbawa, yung mga nagluluto, nagbe-bake, marami natutong mag-bake at magluto ng iba't ibang putahe dahil nga naisipan nila na mag-online selling. Yung iba naman, katulad namin, na hindi kami masyadong sabay-sabay kumain dati. Kaya ngayon, yung nabagos dito sa bahay ay sabay-sabay na kami kumain, nagdadasal bago kumain, at parang mas napalapit pa kami sa isa't isa, at ganun na rin naman siguro sa mga ibang pamilya. At uli sa lahat, mas lalo tayong kumapit sa Diyos dahil nga pinagdarasal natin na sana matapos na itong pandemic. Ayun yung mga nagbago sa bahay, pero pinaka-majority siguro sa mga kabahayan na nagbago ay ang pag-online selling nga nila at ang pag-workout. Ayun lamang po para sa ating vlog ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood.